sigurado kang okay na? Wala ka nang problemahin, boss. Paano kung may nakakita sa'yo? Walang nakakita, boss. Eh, sa kotse. Five for the gentleman. Excuse me. Miss Jane! Brock, yung cargo kasi naiwan ko dun sa street papunta dito. Kailangan yun ito eh. Nandun pa nga yung ibang gamit ko. At makikitawag na rin ako para magpapunta ng pulis. Na-hit and run kasi ako eh. May CCTV kaya dun? It's all being taken care of, Miss Jane. Talaga? Ang galing, ah! Teka, bakit nga pala kilala niyo ako? Eh, nag-online booking lang naman ako. Hi, ma'am. Welcome drink po. Thank you. Is Miss Jane's room ready? Fairness, ganda. Ma'am? Ay, salamat. Okay. Hi, bro! Hi, Celine. Favorite mo. Hi, Celine. Kumusta ka naman? Gusto mo kainin mo? Anything that you want. Hello! Yung room ko, kamusta? Okay na ba? Miss Jane, it's not ready yet. Okay na sana. Na-impress na ako. Ang ganda-ganda ng hotel niyo. Anyway, sige. Maghihintay na lang ako dun. Okay, ma'am. Hanggang ngayon ba, di nila alam na bumalik ka sa pagbabanda? Tol, sinechempuan ko lang siyempre. Tsaka, hindi ko naman pwedeng basta bitawan lang yung pwesto ko sa kumpanya eh. Sayang ang sweldo. Tsaka, kahit pa paano, dahil sa Heaven's Gate eh, malaki na din ang naipon ko. Pwede lang pang startup ng resto bar. Pero syempre, bago yun, kailangan muna natin maghanap ng investor. Tsaka, kailangan ko ayusin yung problema sa lumang bahay. Naniniwala ka ba sa pinagsasabi ni Valerie? Wala namang masama. Magandang tanghali, Binibining Jane. Kinagagala kong makilala ka. Ako nga pala si Elias, kawaninang tagapamahala. Nais mo ba munang mananghalian? Mananghalian? Hindi ba hapon na? Teka, yung food na yan, kasama ba yan sa complimentary? Kasi sabi nung kasama mo, eh, hindi pa daw ready yung room ko. Opo, Binibining. Bongga! Sabi sa akin ni Valerie, kakausapin niya daw yung tatay niya. Magkikita tayo. Kaya ang gawin natin, samahan mo ako, may kukunin lang ako, punta tayo doon. Wow! Driver? Dami-dami mong kotse, ba't di mo gamitin? Wala nga available, tol. Lahat gamit sa negosyo. Ito. Ito talaga mag-drive. Ngayon ba? Ayaw mo pa rin i-try ulit mag-drive? Hindi, Jane! Sandali lang! Alam mo, titignan ko yung kwarto mo. I-check ko siya kung maayos na ba. Hindi na ho. Hindi na ho. Aalis na ako. Hindi. Intayin mo ko. Sandali lang. Sandali lang, anak. Diyan ka lang. Aalis na ho ako. Ay, Jane, no! Diyan ka lang. Signal dito. Sandali lang. Mabilis lang ako. Ako yung bag ko. Kuya, pasensya na yung bag ko kasi... Dalawang estudyante. Thank you. Ay, iniiwang bukas yung pinto? Mon! Kuya! Bakit siya nga natulog? Buti na lang pala, hindi ka na sumunod sa hotel? Alam, bulok yung hotel na yon.
At ikaw, Kokoy, iniwan yung bukas ang pinto. Eh, paano kung nakawan tayo dito, ha? Ang mamahal pa naman ang mga bili ko sa gamit na to. Hoy! Kokoy, kinakausap kita! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong hinahanap mo dyan? Hoy, Kokoy! Sumusobra ka na, ha? Tigilan mo nga yan! Nahanap mo na? Hindi pa na, eh. Anong nahanap? Baka dito. Ano pinapakay naman nyo? Hoy, baka nakakalimutan yung kwarto ko to, ha? Nahanap ko na! Ay, siguro malaki laman yan. Alam mo, Pin? Ayun lang nga, hindi ko alam. Pag sinubukan naman natin, baka mag-lockpin, eh di mas lalong disgrasya. Eh, paano natin mawi-withdraw yung pera ng pinsan mo? Ang kakapal! Talagang harap-harapan! Akin na yan! Akin na yan! Pinto, iniwan mo man lang na nakabukas. Pakisara mo nga yan. Anay. Paano nga nalaman nandito ako? Bakit kayo hindi tumatagos? Kailangan kang kausapin ni Ginoong Guzman. Gusto lang namin paalam sa'yo ang katotohanan. Jane, anak, kasi naiintindihan ko naman, di ba? May mga bagay talaga na mahirap tanggapin o kaya unawain. Pero kung bubuksan mo lang talaga ang puso at isip mo, sigurado, maiintindihan mo lahat ng ipapaliwanag namin, di ba? Mr. Guzman, di ba na gusto natin ipapaliwanag? Ay! Ano yan? Ano? Ano? Ay, ano? Jane, ano? Makinig ka muna sa amin. Pwede? Ako lang kung ba nakakakita ng multo? Ay, ano? Tumahimik ka muna. Hindi! Jane. Tumahimik ka muna dahil ikaw. Ikaw ang multo. Isipin mo maigi. Nakatago lang lahat yan sa utak mo.